Hey po mga kapuso, katulad dito si Minda, ano to, cost? Paano daw makiklaim yung sinasabing tulong na 8,000 kada buwan? Saan daw po pwede? Actually, 5 to 8,000, di ba? Yung range na sa financial help na pinapangako ng gobyerno. Ganito lang po yon. Kung kayo po ay bahagi ng formal sector ng mga empleyado, ibig sabihin kayo ay formally employed, may kumpanya nagpapasahod sa inyo at pinapasukan ninyo on a regular basis, biglang nagsara muna ang inyong kumpanya at hindi kayo nakakapagtrabaho. Tapos naputol din ang inyong sweldo dahil po dito sa lockdown. Pwede pong yung inyong kumpanya ang magpapadala ng copy ng payroll doon sa DOLE. Ang DOLE po ipapadala yung pondo sa inyong kumpanya base doon sa payroll. Pag natanggap po ng inyong kumpanya ang pondo galing sa DOLE base sa payroll, bibigay po sa inyo na nasa payroll yung amount na ibinibigay ng gobyerno. Alright, malinaw para sa formal sector. Pag informal sector, employees po kayo, halimbawa kayo ay tricycle driver, yung mga arawan ng kita po, taxi driver, o kaya naman ay nagtitinda ng gulay, o kaya naman ay nagtaho sa kanto, natigil ang inyong hanap buhay dahil sa lockdown, ang sistema po ng pagbibigay ng pondo sa inyo ay sa pamamagitan po ng inyong mga barabaranggay. Kayo po ay dapat na rehistrado doon sa barangay na inyong tinutirahan sa kasalukuyan at magparehistro po kayo doon para kayo kasama sa database. Ngayon, yun pong ibibigay sa inyo na tulong ay hindi abot ng basta libre lang. Na nasa database ka, na walang ka ng trabaho, bibigyan ka ng 5,000. Hindi po ganon. Ang mangyayari po ay bibigyan kayo ng trabaho sa barangay ninyo. Pailang ulit ko na pong inulit ito. Para po, susweldohan kayo base sa minimum wage na umiiral sa lugar na inyong kinaroroonan. Pag Metro Manila kayo, 500 plus ang minimum per day. Pero yan po ay depende sa magiging trabaho ninyo. Halimbawa po, binigyan kayo ng trabaho ng barangay na maglilinis kayo ng kanan o kaya bahay po ninyo. At kayo ay bibigyan muna ng trabaho sa loob lang ng 10 araw. So magkano yung 500 plus sa loob ng 10 araw? 5,000 mahigit. Kalahati nun pwede daw pong i-advance kung kayo po ay kwalipikado at nasa rehistro ng inyong barangay. Ganun po ang sistema mga kapuso. Yung na humihingi ng tulong, katulad ni Romel Agaceta, hindi po bastang didirekta kayo sa DOLE. Katulad po ng nasabi ko, kung kayo ay dating pinapasweldo, swelduhan sa isang kumpanya, depende po sa payroll ng inyong kumpanya. Kapag naipadala na sa DOLE, bibigyan ng kumpanya ninyo ng pondo na ibibigay sa inyo. Ngayon, kung kayo naman ay na may trabaho, bigla lang hindi makapasok dahil sa lockdown at kailangan po na pero pinangakuan kayo at itinutuloy pa rin ang inyong kumpanya ang inyong pasweldo sa kabila po na hindi na kayo nakakapasok, dapat po hindi kayo kwalipikado. Ngayon, kung kayo pa rin po ay nabigyan ng financial na tulong, yun po ay ikakaltas na ng kumpanya ninyo doon sa matatanggap nila na pondo na manggagaling sa DOLE. O kaya, para po, ibig sabihin, hindi pwedeng dumoble ang sinumang manggagawa na meron kayong financial benefits pa sa gobyerno pero pinapasweldo pa rin kayo ng gobyerno. Kasi po, pag ano na nangyari, malaki pong sektor na mga manggagawa natin ang magiging kawawa kasi napunta sa inyo ang doble sa kanila nga. Okay. Paalala lamang po ng mga nutritionist para po manatili tayong ligtas at malusog. Kain